Hi guys, in this video, turo ko naman paano maglinis ng disc brake yung harapan ng preno natin. So, first, syempre, secure muna natin jack and jack stand. Hindi ako nagre-rely sa jack lang na binigay ng ng Mitsubishi para sa xpander kasi tumatabing yun. Ito na siya. Ang kailangan lang natin, nulugan natin yung dalawang bolt. Ito yung isa. Tapos nasa ibaba yung isa. Ito. 14 millimeters. Tanggal ko na yung bolt. Ito, hindi ko muna tatanggalin masyado. Yung ako, niluwagan ko lang muna siya. Tanggal ko na yung isa. Ayun mo. Medyo haltakin mong ganun para medyo makompress yung piston, hindi ka mahirap magbalik mami. Ito rin yung procedure pag nagbabalik ng brake pads. Dito lang muna set, tatanggal mo yung dalawang caliper pin, guide pin, hindi ko muna tinatanggal. So ito muna, check muna natin yung sukat ng brake pads. Ang sukat niya 3.9. Saka meron din namang wear indicator tong mga brake pads natin. Ayan, yung meron siyang gatla. So pagka halos di mo na siya makita, palitin na siya. So ito 3.9, nagpapalit ako usually ng mga brake pads saka brake shoe pagka nasa 3 na. So pwede pa siya until next PMS. Ang gagawin lang natin dito, lililisin na lang muna natin.
kaya nililiha kasi minsan may mga yung mga nadurog na brake lining namumuo. So tanggalin natin yung sa ibabaw. So natapos na natin linisin yung brake pads. Sabi lang muna natin. Ang next natin linisin itong caliper. Hindi ko muna siya tinanggal ng buo kasi mamaya aalisin natin ito yung sa taas. Itong caliper guide pin. Yan. Ito. Hindi dapat grasa ang nilalagay. Ito galing to sa yung last na PMS sa kasa. Grasa nilagay. Dapat merong silicone base na lubricant. Kasi pag grasa nilagay mo, may tendency masira niya yung limboots ng caliper guide pin. So ito lilinisin muna natin. So yung caliper guide pin natin, mas mahaba yung sa taas. Mas maiksi yung sa baba. Tinanggal ko na rin kasi kailangan linisin natin. Tapos lalagyan natin ng lubricant mamaya. Sabi muna natin, lalagyan natin lubricant siya mamaya. So, inisin natin yung mga before spray yan. Tanggalan muna natin yung mga nadurog na brake pads. Dito sa part na to, hindi ko siya in-sprayan directly ng brake cleaner. Kasi baka yung mga dumi, sumingit-singit dito sa goma, sa boots. So, mas madaling masisira. Ang gagawin na lang ganito. Yung brake cleaner, spray mo lang sa basahan. Tapos, punasan mo na lang. Kaya rin nagbabrush muna ako bago mag-spray. Para hindi magputik. Kasi magpuputik lang siya. So, bago natin ibalik, lalagyan natin ng konting lubricant dito. Kasi ito yung nag-i-slide. Para hindi siya mag-i-squeal. Ito yung lubricant na ginagamit. Ceramasil by Bendix. Or ayan yung silicone base na lubricant. So, bago natin balik yung brake pads, lalagyan muna natin siya ng lubricant dito sa kanto. Kasi ito yung part na nag-i-slide.
di pwedeng magaspang siya. Kasi mga may contact dun sa caliper, yung gumagalaw, talagyan din natin. Ayan. So, pag binalik siya, sasalpak mo lang na ganyan. So, pasok siya sa groove. Pag may mga lubricant na medyo nalagay sa rotor, punasan mo lang. Patuloy niya nalagyan. Punasan mo. So, nandun siya sa groove. Pasok siya. Kapag kinulak mo yan, nag-slide. Yan. Kasi hindi siya pwedeng nakadikit lagi dun sa rotor. Ganun din sa kabila. Ayun mo, konti lang. Basically, dapat nag-i-straight siya. Ayan. Kasi hindi siya pwedeng naka-stack sa rotor. Nag-work yung mga spring. Kaya kailangan may lubricant din dun sa mga kanto ng brake pads. And then, ito, nilagyan ko rin ng lubricant. Kasi may contact siya sa malilesen yung noise sa brake. So ito yung caliper pin before natin ipasok ibalik. Ito yung upper kasi mas mahaba siya kasi dun sa isa. So ito ginagawa ng lubricant. Pag binalik naman siya, pasok mo lang. So maglalak naman yung goma niya pag binalik mo. So ayan, nag-slide siya. Sa baba, lagyan din natin.
siya. Maglalak din yung goma niya. Ngayon yung mga sobra, punas-punasan na lang. Makita mo, bumabalik siya. Nag-slide. So una, hantayin mo muna. Tapos gagamit tayo ng torque wrench. Para hindi masyadong ma-over-tighten.